Guys, welcome sa ating bagong video. Sa ngayon, nakikita natin na talagang parami ng parami yung mga automatic transmission na vehicles. And mostly, yung mga brand new na sasakyan ngayon ay talagang automatic transmission na yung available na variant. Siyempre, mapa-old car man yan or new car, gusto natin talaga na mapahaba o maprolong yung buhay ng engine at automatic transmission natin, guys. Kaya ano ba yung mga bad habits na dapat iwasan natin para maiwasan yung maagang pagkasira ng automatic transmission ng sasakyan natin? Yan yung pag-uusapan natin sa video natin ngayon. Ready na ba kayo? Tara, let's roll! Number 1. Avoid switching into park or reverse before a complete stop. Kapag nilagay natin, guys, sa park yung gear shifter natin, meron yung tinatawag na locking pin na may insert dun sa output shaft ng gearbox natin. Ang purpose niya is para hindi na siya umikot or malock yung automatic transmission natin. So kapag nag-switch ka agad sa park or yung P before a complete stop, alam mo na mangyayari, madadamage yung locking pin mo na yun. Kaya gagamitin mo lang talaga yung P kapag ka nag-complete stop ka. When it comes sa reverse naman o yung R, kailangan pa rin doon fully stop ka muna para hindi siya mabigyan ng unnecessary pressure yung transmission natin. Kaya pansin niyo, 'di ba, minsan, guys, may parang cranking sound kapag ginawa natin ito while slowly moving pa yung car natin. Pero majority naman ng mga cars ngayon na meron na siyang modern features, no, foolproof na features kumbaga, to avoid switching into P or R when the car is moving. So mostly safe ka naman. Pero syempre, maganda pa rin i-practice palagi yung complete stop before shifting gears, guys, like reverse or park. 2. Avoid not using parking brake when park. Oo, totoo, guys, yung purpose talaga ng P or park sa automatic transmission is para pigilan yung car from moving kapag patay na yung engine natin habang nakapark tayo. Kagaya to ng paglalagay sa gear kapag patay na yung makina sa mga manual transmission. Ilalagay mo sa primera or sa segunda. Pwedeng okay yan kapag sa mga flat areas tayo nakapark. Pero paano kapag ka-inclined yung road or yung parking lot natin? Ayaw natin ibigay lahat ng pressure or weight ng ating sasakyan sa parking pin lang kapag hindi tayo gumagamit ng parking brake o yung tinatawag nating hand brake or foot brakes. So to avoid yung early wear and tear ng parking pin sa ating automatic transmission, always gawin natin practice na i-engage yung parking brakes kapag mag-park na tayo. Number 3. Avoid coasting in neutral or N. Sabi nila, mas okay daw ito to improve fuel efficiency kasi bumabagsak naman talaga sa idle yung RPM natin while coasting in neutral kapag pababa. Pero hindi safe yung practice na to, guys. Bakit? Kasi coasting in neutral downhill will not give you full control of the vehicle. Paano kung biglang may sumulpot sa kalsada, need mo umiwas? Mas maganda kung naka-engage yung gears mo para mas mabilis mo itong maiwasan. Kasi no need na mag-shift to D ulit kapag naka-shift ka na talaga sa D. At isa pang reason is kapag downhill, kapag ka naka-neutral ka, ang tendency niyan, preno ka ng preno. This will cause overheating ng brakes at in return, masisira yung brake pads mo or brake system mo. So better, kapag pababa, keep it in drive or D. Pero yung mga automatic transmission ngayon, meron na rin silang way to do engine braking. Makikita nyo yan like yung L, yung 2, 3, B, or S. No, kapag nakita nyo yung mga yan sa gear shifter nyo, pwede nyo gamitin yan to do engine braking. Pwede rin yung mga may manual mode kung meron kayo sa inyong automatic transmission, like yung mga may Tiptronic transmission. No, pwede nyo gamitin yon para mag-act as engine braking. Yung ibang mga modern cars, meron na rin hill descent control. No? Kahit hindi ka na mag-change ng gear, lagay mo lang sa D. Kung natitik niyang pababa ka, kusa na siya mag-apply ng engine braking doon. So marami ng ways, guys, to avoid yung pag-neutral while coasting. Number 4. Avoid putting it in neutral at stoplights. Ang belief dati, guys, ay kapag nasa stoplight ka, mas okay kapag nilagay mo sa neutral daw para hindi mahirapan yung transmission mo. Kasi nga naman, kapag nasa D, i-move forward niya, tapos pipigilan naman ng brakes mo kasi nakatapak ka naman sa brake pedal during stoplight.
Pero ang totoo guys, yung effect niyan sa wear and tear is very very minimal lang. Mas malakas pa rin maka-wear and tear kapag shift ka ng shift from N to D and vice versa, occasionally. Tsaka kapag ka naka-neutral ka, you are not saving much fuel. Kasi pansinin nyo guys, ha, observe nyo rin to, pagka meron kayong mga automatic transmission na sasakyan, mas slightly higher yung RPM during idle kapag ka naka-neutral compared sa naka-D or drive during stoplights. Napapansin ko yan. Kaya mas malaki yung benefit kapag kahahayaan na lang natin sa D at nakatapak lang tayo sa preno while in stoplights. Pero syempre guys ha, don't get me wrong, iba yung case kapag matagal ka maghihintay. Like kung ba nakatapak ka sa preno for 5 minutes, no? Mga ngalay ka talaga nun sa mga longer waiting times. Pero kapag ka short waiting time lang, like mga stoplight na 30 seconds to 1 minute, para doon yung tip na to, no? Number 5, avoid driving when battery is low or dying. Oh guys, important ito kasi unlike manual transmission na kapag sira yung battery mo, pwede mo pa siyang itulak para matrigger yung starter to start your vehicle. Pero sa automatic transmission, hindi pwedeng gawin yan. Kasi bukod sa hindi mo siya masishift sa N from P, kaya hindi mo siya may tutulak, hindi rin talaga ubre yan kasi walang clutch pedal. Todo yung tinatawag nilang kadyot technique. Kaya to avoid hassle guys, from time to time, check nyo yung mga car batteries ninyo kung inapa ba yung health niya to start yung engine ninyo. Number 6, avoid using 2 feet while driving. Sabi nila, since 2 pedals lang naman yung automatic transmission, eto, mas madali kung gagamitin mo na yung dalawang paa mo to drive it. Pero hindi magandang practice yan guys. First of all, hindi siya convenient kasi yung brake pedal is nasa middle. So kung gagamitin mo yung left foot mo para tapakan yan, mangangalay ka lang. At syempre pa, isang reason din is magiging flexible ka rin kung sasanayin mo yung right foot mo lang kapag ka nagdadrive ka ng automatic. Kasi madali ka makakapag-adjust kung paano kung kailangan mo mag-drive ng manual transmission. Kasi capable naman yung driver's license mo to do it. At isa pang reason, eh syempre kapag nakapatong yung left foot natin dun sa brake pedal while driving, baka hindi natin namamalayan na pipress na pala natin unti-unti yung brake pedal natin. And it can introduce heat and stress sa brake components natin. Kaya pwedeng masira agad yung brake system natin guys. So yun na nga guys, ano, may mga parts ba sa video na ito na guilty ka? Well, hindi pa huli yung lahat para baguhin yung mga hindi magagandang habits while driving automatic transmission cars. Kung susundin mo yung mga sinabi sa video natin, it will help you to prolong your automatic transmission car's life. At syempre, kung may mga hindi ako na-mention na sa tingin ninyo ay dapat ding iwasang habits while driving automatic cars, mention nyo lang sa comment section down below. Excited din ako mabasa yan guys. So yun na nga, sana may natutunan kayo sa video na ito guys. At kung nagustuhan mo, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo naman yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest videos natin. So till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!